Pinagpalang nakinabang ang Children's Ministries Directors, Leaders, and Coordinators sa Level 11 Certification Program na isinagawa ng North Philippine Union Conference. Ang nasabing programa ay inisyatibo ng NPUC Children's Ministries Department at sa panguna ng General Conference at Southern Asia Pacific Division ay nagdulot ng mga bagong kaalamang makakatulong sa ministry para sa mga bata. Si Alpha Chris Alteros para sa Balitang May Pag-asa. Sa layuning sanayin ang mga leaders na nagtuturo sa mga kabataan para makibahagi sa gawain ng Diyos, isinagawa ng North Philippine Union Conference ang NPUC-wide Children's Ministries Leader Certification Level 11 and Alive in Jesus Overview on-site sa NPUC Worship Hall and off-site sa local missions and conferences through hybrid platform na may temang Bridging the Gap, Every Child is a Disciple of Jesus. Ito ay dinaluhan ng mga leaders galing sa nasasakupang missions and conferences ng NPUC at mga leaders ng Children's Department galing sa Southern Asia Pacific Division at General Conference na naging tagapagsalita sa nasabing programa. Alive in Jesus is a very unique curriculum where we would like to foster children into loving and serving relationship with Jesus. And our goal during this year, before the launching of 2025, is to empower and equip parents, caregivers, and Sabbath school teachers and children leaders to be able to use the curriculum and implement them in the local churches. Dito po sa ating event ay nag-offer po tayo ng isang empowerment, and praise the Lord because we are now in the certification level 11 na na-accomplish po ng ating mga leaders from our different missions and conferences all throughout NPUC territory. Lubos na pinagpala ang mga tao sa mga topic na tinalakay tungkol sa turning the church attention to mental health, racial social discrimination, caring for the mental health of Gen Z and Gen A, developing empathy in children, ministering to the abused, the church role, responding to the abuse, the myth of the lazy teen, at families matter, growing God-connected kids. Marami akong natutunan dito, especially our leaders, dahil dito may mga binigay ng mga insights paano ma-educate ang ating mga churches when it comes to our approach sa ating mga teens. This certification really empower, enrich, and equip our leadership, our leaders in the church, that somehow they will join hand in hand to push through the mission of the church and to do the mission statement of the Children's Ministries Department, and that is to nurture our children into a loving, serving relationship with God. Sa pagtatapos, pinangunahan ni retired SSD Children's Ministries Director Ma'am Miriam Andres ang commitment message na lalong nagbigay inspirasyon sa mga leaders na alagaan at hubugin ang mga kabataan para sa gawain ng Diyos. Idalangin natin ang ating mga leaders at mga magulang na masunod nila ang nasasabi sa banal na kasulatan na "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros at ito ang Hope Today NPUC News.